Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Sabi dyan, fight the good fight of faith. Let's pray. Lord, maraming salamat sa hapong ito, Lord. We pray na maging pagpapala ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat sa attendance ng bawat isa. May po'y nagtitiwala lamang sa inyo sa aming tatlong anniversary, Panginoon. Pagsunod sa inyong kalooban, sa lugar na ito, Panginoon, we pray ng bawat mga kasama namin, maiging member, maiging active dito, Lord, sa church, ay kayo po ang gusto naming malulati, Panginoon, at ma-please, so we pray na magpalaan niyo bawat isa. Especially, tuturuan niyo po kami ng mga salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay. Fight the good fight of faith. O sino dito ang mga palaway? Sinong palaway dito? Sino ba to? Ha? Hindi ko maalala eh. Ikaw ba si Gian din? No? Yuri, yan. Yuri, Samora, di ba? Umulan ba? Umulan? Kanina, umulan. Ayan, sige. Karamihan dito. Pabantayan na lang dito. Wala sinabad eh. Pabantayan na lang itong mga kulit. Pakikutosan. Maganda, maingay. Ayan, si Daddy. Sino mahilig may pag-away? Ha? Wala. Hindi lang away. Iba kasi yung away, iba yung laban. Okay? Lumalaban ng ano? Anong klaseng laban? Ha? Marami na kasi ating bata. For example, yung ano mo lang, ano man laban yung ginagawa nyo? Anong pinaglalaban nyo sa buhay? Ikaw, Chelsea, anong pinaglalaban mo? Pinaglalaban ka ba? Eh, kapatid mo, di ba? Kompleto pala kayo, no? Sino lang wala yung bunso? Na? Sino, pinaglalaban mo ba sila? Yan, sino yan? Ama, yan. Paano mo paglalaban yung pananampalataya? Ha? Justin. Ah, Justin tuloy. Ah, si Justin. Si Joshua pala to, no? Paano paglalaban? Si Yesha. Paano pinaglalaban ang pananampalataya? Okay, ano nga yung example na gano'n? Ano yung kahit ano sabihin ng tao? Ano ba sinasabi ng tao? Mayroon ba? Yung pag-attend nyo lang, di ba? Yung pag-attend pa lang. Masabihin, ay, hindi ka pwede dyan. Ganyan ka, di ba? Ano pa? Ay, huwag tayong matin sa church. Ganoon lang tayo, tumambay na lang tayo maghapon dito, no? Nang malakit yung mata natin sa, ano, palalaro. Ay, hindi, paglaban natin yung pananampalataya natin, ang sabihin nun. Attend ka pa rin, di ba? Kahit may nangaasar, may, yan lang, umuulan. Ayun, lalakas yung maligo sa ulan minsan, di ba? Ano pa yung church? So, ano pa, yung magandang pakikipaglaban? Anong dapat paglaban natin? Paano? Okay. Ang hirap mag-share ng gospel, eh. Nakita nyo ba kami? At least kayo kasi, ganyan-ganyan pa lang kayo eh. Pag ikaw ay nasa harapan, front line, ikaw mismo yung nagli-lead, hindi madali. Amen?
Tinatamad na yung kasama mo, hindi, ikaw, di ka pwede tamarin. Si pinaglalaban mo, yung ginagawa natin. Amen? Ganun din, sa pag-awit nga lang eh. Nanghina na naman kumanta ng iba. Pero ang ganda ng kanta natin, praise the Lord to, tapos tatamad-tamad sila, sige ako, lalaban ako. Amen? Paglaban mo, kasi alam nyo ba, paano nakapahiyaan Diyos madala sa atin? Again, yung mga bago pa sa pananampalataya, intindihan natin yung pero. Pag di tayo lumalaban, ano tayo? Anong tawag sa atin? Anong tawag sa... Huwag mong gawin yan! O, sige po! Sige po! Magbas ka! O, sige po! Doblehin mo pa! Sige po! Kahit sa loob ng bahay! Sige po! Kahit sa loob ng sasakyan, maniwala kayo, dami na... Kasi sinabi sa kanila, hindi na sila nakipaglaban sa karapatan nila. O kaya sa logic na lang, ba't mo gagawin yun? Ano pa? Ano yung magandang laban natin? Ano? Kami. Pag-invite. Unari, ganito ha. Ronel, o. Ronel, inuman tayo. Hindi. Halika dito, halika dito. Ay, sige, natulog pala siya. Ganun lang, Rafi. Unari, si... Ano ba? Peter, halika dito. Halika. Kunwari, niyayaya ko siya ng inuman. Ikaw, iyayaya mo siya sa church. Okay? O, inuman tayo. Okay mo. Ganyan lang. Dapat, huwag kang inuman. Walang magagawa sa ating mabuti yun. Dapat ganun. O, ikaw na lang mag-iasa o inuman. O, bilis. Kahit yung anong, kahit anong masama, mag-ML, laro tayo, laro tayo, bilis. Bilis. Mahina ito. Hindi marunong eh. Kasi, upo ka na. Galag kang umate, mag-acting ha. Hindi ka natanggapin sa showbiz. Naintindihan nyo ba mga bata? Yung lagi may labanan sa pananampalataya. Lagi. Ganon din naman yung iba. Iba, pagalingan niya ma'am. Kaya katulad niyo mga yan, inaalis yung attention sa akin, di ba? Paglalaban niyo ba yung karapatan niyo na makinig na salita ng Diyos? Ha? Sino may paglaban para makapanginig, matuto? Kita niyo na, wala. Taas! So, gawin niyo yan ha, si Joshua, yan talaga eh. May paglaban ka, pag mayroong sayong gumagambala, labanan mo, amen, huwag mo sa pakin ha. Pero ano lang, sabihin, may ganun eh, may pagkakipaglaban sa amin po ngayon sa doctrine. Paano minsan lalabanan mo, eh minsan kapatid din yan, kaso mali. Anong gagawin mo? So, talinong labanan dyan. Hatakan yan. Minsan sa mga maling doktrina, naatakin mo sa tama. Kausapin mo yan para hindi sila malito at pag sila natama na, matuluan din nila iba, hindi yung liligaw nila iba. Amen? Ganun yung, kaysa inyo mga bata, ganun din. Sino madalas nag-iaya sa inyo sa church? Dito. Sino? Sino madalas nag-iaya sa inyo sa church? Sino? Sino nag-iaya sa'yo sa church? Lilipad ang utak ni ano eh. Krisha, di ba? Si, Anari. Sino nag-iaya sa'yo dito? Punta. Ikaw? Si Kwen. Sino nag-iaya kay Kwen? Si Sara. Sino nag-iaya si Sara? Wala. O, yun ang magaling. Siya yung una. Amen? Siya yung initiator na tawag doon. Siya gusto mag-church na sayayain niya iba. Amen? Ganun nyo. Maganda yun. Alam ko si Geraldine. Yan. Sino pa? Si DM. Si dati, si Jason. Di ba? Mga leader sa magandang bagay. Hindi sa gulo. Amen?
Hindi sa galaw na lang tayo. Huwag nyo ituro, ha? Pero may nagaganong ba sa inyo? Kayo. May nagaganong sa iyo. Sabi sa iyo, church tayo. Sabihin, ay, laro na lang tayo. May nagaganong sa iyo? Wala. Kaya no. Oh, basta yun na yun. May na ba ako? Hello, hello. Lang pala akong mic. Okay. So pag may labanan, dapat manalo ka sa tama, di ba? Hindi mo gustong tatalo ka. But especially yung topic natin tonight, this afternoon, is sabi dito, fight the good fight of faith. So merong labanan na walang kwenta, ngayon na, baka yan. May kwenta ba yan? Palakasan ng boses. Pahabaan ng buhok. Kadamihan ng ano, kung ano man yan, ng ex. Ganda ba yun? Alakaya ng muscle. Yung mga laban na, kahit yun ha, asal ako dyan sa Olympics din. Pabilisan, ano na-accomplish nila? In a way, nakakatuwang pakinggan. Ayun, ang bilis nila, oh. Nalangoy nila yung swimming pool sa ganyang seconds. Pero walang natural ano yun, application. Kung ganun ka kabilis, so what? May na ano ba tayo? May na-accomplish ba tayo doon? Eh lalo naman yung ibang mga sports. Basketball lang eh. Ang galing. Sino mahilig basketball dito? Yung ball is life. Diba? So ano na-accomplish mo kung magaling ka mag-shoot ng bola? Sige nga. Anong napatunayan mo? Magaling ka lang mag-shoot. Yun na yun. Diba? Pero wala ang application sa buhay mo yun. Kaya, mayroon ang preaching na choose your battle. Parang ganun, okay? Hindi lahat ng gera lalabanan natin. Amen? Piliin natin yung tamang labanan. At syempre, dapat manalo tayo. Pag nasa tamang labanan na tayo, eh dapat manalo tayo. Ako, pag sinabi mo sa akin, mas magaling ako pasto sa'yo, ano, mag-bike. Okay lang, sige. Baliwala yun kasi ano naman yun, di ba? Ano pa yan? Mas maputi ako sa'yo, basta mas mahaba hair ko, mas marami akong friends. So what? Di ba, Ray? Wala lang yun. Pero yung mga bagay na ipag-aaral natin ngayong hapon, ano at ano yung itsura ng magandang labanan? At ano yung dapat natin gawin? Umpisa natin sa verse 1. Let us many servants that are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. Alam niyo ba yung blaspheme? May mga kalaro ba kayo dyan? May mga kaibigan kayo inaasar-asar ng Diyos? Wala. Kayo. Sino may kayo nung kaibigan inaasar-asar ng Diyos? Walang pakialam. Ha? Pati ang church, inaasar. Meron kayo ganon? Ganito lang yan, ha? Marami yan dyan, lalo yung mga talagang makasalanan. So ganito daw yung pag ikaw ay hindi maayos sa lingkod ng Diyos, ikaw yung magiging dahilan para ang Diyos ay masira. Okay, ma-blaspheme. Ibig sabihin na babastusin siya. Kayo, kanina pa kayo, binabastos nyo yung Diyos eh. Yung mga maingay, di ba? Pag maingay kayo, nag-asaltad, naaral yung salita ng Diyos, mas maingay pa kayo. Pag-usapan nyo, walang kabagay-bagay. Di ba? Parang sinasabi nyo, mas mahalaga to. Yung kalokohan ko, mas mahalaga to. Ganun ginagawa nyo. Tama ba yun? So ganun yung kaya sabi dito, may ibang topic dito, especially sa mga nagtatrabaho. Pag kayo nagtatrabaho na, gusto nyo ba magtrabaho para kayong absent, parang papasok, parang, anong gusto yung trabaho?
Si Hana, anong gusto mo maging trabaho pag laki mo? Pag laki. Ha? Ha? Flight attendant! Yan, maganda yan, no? Ano mong ginagawa? Ginagawa flight attendant, di ba? Isang beses pa lang ako nakasakay ng aeroplano eh. Isang oras lang kami nagbiyahe kasi mas bati lang eh. Ano mong eh, napakamahal pala ng pagkain doon. Kaya tiniis ko na lang. Ilang oras lang eh. Pag doon ka pa kumain sa taas, ayan yan, mga stewardess, di ba? Flight attendant. Hindi ko maano yung flight attendant eh. Wala akong masabing ano eh. Anong ginagawa ng flight attendant? Parang ano lang, no? Ano pa, ano pa? Si Quinn. Sorry, wala akong naisip ha. Ito na lang, si Geraldine, chef. Anong ginagawa ng chef? Luluto. Pero minsan, pag tinamad ka na, ano, ay, wala na tayo suka. Lagyan mo na lang ng ano yan, ng pawis mo. O kaya, yung chef, alam ko yan, mga dapat, mga fresh yung ano, di ba, ingredient. Masarap ang ingredient, masarap ang niluto. Ay, hindi ako nakabili. O kaya meron pa dyang lumang ano. So, tinamad ka, hindi pwedeng ganun, di ba? Mangyayari, kung na, nagtatrabaho ka sa ano bang magandang restaurant. Wala kang alam. Jollibee. O kung na, Jollibee na lang. Yun ang alam nyo, di ba? Wala rin akong alam eh. Max na lang, Max. Masarap ba dyan? Kunwari si Nadine nagluluto sa Max. Eh tinamad. Oh, okay na yan. Ano mangyayari? Hindi lang siya yung mapapahamak. Ano mangyayari? Pati sino? Pati si Max. Diba? Pati yung restaurant. Eh, hindi na masarap dyan eh. Parang yan. Kaya may masama akong ano dyan sa Max eh. Diyan kami nag-catering eh. Walang choice eh. Yan lang ang mura. Tsaka... eh siguro niluto na ng umaga pa lang. Gabi po, parang ininit lang ang lutong, sabi ng iba. Yung iba masarap, yung iba bread, parang ano, parang kahapon pa yung manok ah. Diba? So nasira yung box, diba? So ganun din tayo, pag tayo, anak tayo ng Diyos. Sabi ka din ng pastor, diba? Anak ka ng Diyos, tapos tamad-tamad kang magbasa salita ng Diyos. Tamad kang umatin. Hindi maganda yung iyong ugali. Hindi maganda yung iyong suot. At yung mukha mo, hindi maganda. Kasi nakasamangot, ganyan. Pala si mangot ka, gagaliting ka. Ayun ko, lagi sinasabihan, umaawit kayo, napanood kayo, pinapakinggan kayo. Maganda naman dapat yung inyong aura, di ba? Parang mali yung... pero yung tawag nila dun eh. Sabihin yung karakas ng mukha mo, di ba? So, ano pa? Dami kong pwede sabihin eh. So, isa sa number one to na isipin mo, anong klase ang labanan na dapat mong ilaban at hindi mo dapat matalo? Kasi pag natalo ka, ang Diyos ang mapapahiya. Amen? Eh ano, yung Max ko yan, napahiya yung Max. So, di-resign ako doon. Tapos doon ako sa Jollibee. Doon ko ayusin yung taba ako, di ba? Pero, pag ang Diyos napahiya sa buhay mo, paano yan? Ang mangyayari, yung ibang tao rin na pwedeng maligtas, at dapat maligtas, at dapat ma-encourage, pag nakita yung buhay mo, ano, madi-discourage. Nag-usapan namin kanina, Pastor, kasi nga may nag-soul winning tayo sa Makabud, di ba? Sino nakasama doon? Makabud. Nakasama ba kayo doon? Muntalban, lagpas. Taas, di ba? Di ba yung ganda kwento sa atin, yung ano? Pumasak tayo sa bahay nila. Angel, di ba? Ayaw na namin sa Baptist kasi yung Baptist dito parang ano eh, may kinakwento sila, nahihiya pa eh. Eh sabi sa akin, okay lang, sige kwento nyo. Kasi yung Baptist independent naman yan. May mga loko-loko talaga.
May mga loko-loko. Katulad dito, may loko-loko ba dito? Sa pamilya, ganun din. Diba? Yung kuya mo, matino. Yung ate mo, matino. Ikaw, ano ka? Hindi ka matino. So, tuwan-tuwa na sana yung magulang nyo sa mga anak nila. Ba't di ka nagtino? Ano nangyari? So, number one, ilaban natin yan. Amen? Parang Diyos ang maitaas. Habang nakikita niya yung mga anak niya, pinupuri siya. Yung ibang tao naman, unbeliever man or believer, yung mga believer, syempre, may encourage yung mga unbeliever, mapapaisip sila. Wow, sino kaya itong Diyos na sinasamba nila? Diba? O bakit siya pinaglilingkuran ng taong to? Kunwari, si Pami, bakit grabe yung paglilingkod? Sino kaya itong Diyos na to? So gusto rin nilang makilala ang Diyos. Amen? In a positive way. Hindi siya mabablaspheme. Naintindihan ba? Yan, di tinatawa-tawa na ng salita ng Diyos. Amen? Ganun lahat, actually, lahat-lahat. Attendance nyo, damit nyo, kilos nyo, salita nyo. Lahat po yan ay may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. At nilalaban natin yan. Pinaglalabanan natin. Amen? Next. Anong laban pa yung dapat na nilaban? Bukod sa dapat, nasa utak natin ng Diyos, hindi mapahiya. Sabi dito, if any man, kayo nga muna, ready, go. If any man is hard of voice, and not to the words of words, even the words of commandment is to Christ, and the Lord will be with you for. Okay, may mga tao daw na iba ang tinuturo. Sinabi ng Diyos, ganito. Iba yung tinuro nila. Katulad yung paborito ngayon, yung marami naman yan eh. So, sinong kilala niyang false religion? Dating doon. Ano pa? Iglesia ni Manalo. Okay. Yun, sa makabod din yun eh. Alala mo pa yung ba? Kasama ko si DM sa Stephen. Pinatuloy naman kami. Sige po, share lang kami yung salita ng Diyos. Iglesia pala sila. Okay lang, sige. Ang tagal namin, namin ano yan? Isa-isa lang. Ang tagal namin doon, share namin ang salita ng Diyos para maligtas. Okay? Ganoon naman tayo, di ba? Iglesia po kami, okay lang. Ligtas na ba kayo? Hindi, wala nakakatiyak. O sige, share namin sa'yo paano. Okay, ganoon ang usapan. Di nasa kalagitnaan na kami, yung nanay parang di interesado. So kasi iba tinuturo sa kanila. So ano dapat natin gawin? Matuwa ba tayo? Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Totoo ba impyerno? Meron ba matindi yun? Sinong gusto sa impyerno dito? Lumabas na? Hindi. Wala naman sana. Amen? Kaya huwag yung daldalin yung katabi nyo. Baka mapunta sa impyerno yun. Baka isa ka pa. So, apat yung anak niyang babae. Apat ba? Tatlo. Dalawa yung nakikinig sa amin. Yung isa, doon pa. So, yung dalawang anak niyang babae, nakikinig kasi parang, uy, tama yan ah. So, bandang huli, sumingit na si nanay. Magalang naman ako, kaso, sabi niya, si Kristo, tao ba o Diyos? Ganyan ang ano ng iglesia ni Manalo eh. Very basic. Sabi sa Bible, si Kristo ay Diyos. Sa kanila, pipilit nila, si Kristo ay tao lang. Okay? Very basic yan. Pag dyan ka nagkamali, hindi ka pwede maligtas. Diba? Si Kristo, tao lang. Pwede ka iligtas ng Diyos? Ah, ng tao lang? Sandra, pwede ka ba? Ligtas na ba si Sandra? Pwede kang iligtas ng tao lang? Wala, si Pastor. So, eh kung si Kristo, tao lang, kaya kanya iligtas? Paano? Hindi kaya iligtas na lahat ng tao nagkasala. Si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Okay? Ibang kwento yon. Okay? So, gusto ko lang sabihin dito, number two natin, pag ikaw ay naipaglaban
Kung nakipaglabang ka sa kaligtasan ng ibang tao, kailangan labanan mo rin yung false teaching. Di mawala yun. Kaya sana hindi kayo na naririndi sa akin kung nakikinig ko siguro kayo na iba dyang preacher na puro sweetness and life. Puro Jesus is love. Totoo naman yun. Kaso puro ganun lang. Tama ba yun? Para ma-appreciate ng tao na katotohanan ng Panginoon, ituro mo rin yung kamalian ng iba. Amen? So, ganun po yan. Number two natin, kailangan labanan natin yung mga false teacher. Ganun po yun. Iyan na sa mga, isa sa mga good fight yan of faith. Kasi nananampalataya ka na may totoo, pag may peke dyan, matutuwa ka. O syempre, hindi kasi malilito na naman yung iba, tuturuan mo na naman. Tinuruan mo ng tama, tuturuan ng mali. Ulit-ulit na lang. Hindi lalago yung mga tao. At maraming ganun. To the point nga yung iba, katulad nung kanina, nabanggit ko, hindi naligtas. Ilang o, hindi na ulang oras, pero ilang minuto kami dun. Yung iba na share na namin sa inyo, naligtas, di ba? Itong mag-anak na to, sayang na sayang. Dahil may false teaching, hindi sila naligtas. Kaya dapat labanan natin yan. Again, hindi tayo may pagpatayan, ha? Hindi tayo may pagpukpukan. Ang gagawin natin, yung, yun nga, yung tamang laban. Ilalaban natin. Amen? At nag-uumpisa yun sa pag-aaral. Salita ng Diyos. Ganyan, atin, pananampalataya, magtiwala sa Diyos. Pag di ka nagtitiwala sa Diyos, di ka nagtitiwala sa salita niya, di ba? Yung nagtitiwala ka sa Diyos, magtitiwala ka, sinabi niya. Hindi mo mabaliwalain yun. Ay, basa daw ng Bible, kayo na lang. Ako, titiktok lang ako. Tapos, tuloy ang buhay. Hindi ganun, di ba? So again, nasabi, hindi ko sinasabi sa inyo, ano, ako din, mabago. Pero naligtas kasi ako talaga. Yun ang naalala ko sa sarili ko. Talagang, nagbasa ako na nagbasa nun. At yun din ang ano ko sa inyo. Amen? Basahin yung salita ng Diyos. So, kalaban natin yung mga nagtuturo ng mali. At bakit sila ganun? Tingnan sabi dito, he's proud knowing nothing. Kasi bakit sila nagtuturo ng mali? Kasi hindi nila alam yung totoo. Eh bakit sila hindi nila alam totoo? Sino yung mga mabilis makatuto dito? Sino? Wala ngayon yung mami, di ba? Sino yung mabagal matuto? Kailangan ko sigawan ka na para matuto ka lang. Maging basipag. Di ba? Bakit yung iba mabilis matuto, bakit yung iba hindi? Kasi, anong karakteristik ng mga ayaw, ayaw sumunod? Madalas ay hindi, mga bata. Kahit mga bata pa kayo, ano yung attitude nyo? Aminin nyo, ano? Ba't ayaw mo sumunod? Ba't ayaw mo makinig? Ano yung meron sa puso mo? Ha? Kasiyahan, pwede rin. Pero sabi dito, pinaglalaban yung mali kasi nga, ano nga, proud. Oh, gusto mo. Ito gagawin ko kasi ito gusto ko. Eh, ba't yan ang gusto mo? Yan ba tama? Dapat ganun ang thought mo. Eh, sinabi sa, sinabi mo lang yan. Ito gusto ko eh. So, kaya ang hirap matuto ng iba kasi mayabang. At ganun po yan, kahit ngayon, bata kayo, di ba? Ang mabilis matututo sa inyo yung mga hindi mayabang. Inaamin mo sarili mo, wala naman akong alam dyan eh. Nalala ko si Pastor, kahit ganun kalit yun. Naramdaman ko yun kahit bata pa ako. Parang hindi siya masyadong ano, di ba? Masyado ba siyang intelektual, nakita nyo? Yung hahanga ka sa pananalita pa lang. Hindi siya ganun, di ba? Kaya minsan, ganun ang lingkod ng Diyos. Kahit si Paul, ganun po si Paul. Alam nyo ba si Paul? Pag binasa mo yung letter ni Paul sa Corinthians, inaasal siya ng mga tao kasi hindi siya magaling magsalita. Eh, alam pala, si Paul lang pala eh. Hindi nila alam lingkod ng Diyos si Paul. Kaya kahit ano pang itsura nun, kahit ano pang salita nun, makinig ka, di ba? Lingkod ng Diyos yun at gusto niya mapaayos ka. Pero yung mga taong mayabang, nahirap matuto. At kahit itong mga to, nagtuturo na sila, mali yung tinuturo kasi hindi sila nag-submit sa salita ng Diyos. Gusto nila, sila na ganyan magtuturo, hindi pa nga sila naturuan. So
So ganyan po tayo sana. Kahit yung mga pinakasimple, umaten ka. Mag-iisip ka pa, no? Isang 1.5 hours na naman ako doon makikinig at uupo. Ano mas maganda? Makinig na salita ng Diyos o mag-relax-relax? O mag-cellphone-cellphone? Diba? Gagawin nyo sa tanang buhay niyan every Sunday, every kung Kristiyano kayo, ha? Kaya ngayon pa lang, dapat isettle nyo na yan. Huwag nyo nang pag-isipan, di ba? Para hindi na kayo mag-iisip, hindi na kayo mahirapan. So kayo, huwag kayo maging mayabang sa inyo, don't think about question of stripes of words. Sa Tagalog, ganun yan, mga pilosopo. Nakakita na kayo pilosopo? Yung gusto lagi, away. May sinabi dito, hindi naman kailangan pag-usapan ka. Eh, ganito yan, ganito yan. Eh. Hindi na lang inelaborate ni Pastor kanina yung sa alak, di ba? Doon may sagot din doon eh. Pero itong mga lasinggero daw, ano sabihin sa'yo, eh si Kristo nga, gumawa ng alak eh. Hindi nila naintindihan yun, pero yung sasagot nila sa'yo kasi mayayabang sila. Sino mayabang dito? Yung mga tawa-tawa dyan, ha? No, basta lang kayo, kung hindi nyo gusto makinig, ba't kayo dito? Pag sinabi stripes of words, parang yun nga, paligsaan ng salita. Sa, yan, ngayon kasi uso ngayon, yung ano, di ba? Online. Mag-aaway dyan, parang mga ewan eh. So, dapat hindi ang gusto mo makipag-away, ang gusto mo matuto sila kung talagang ikaw yung tama. Kung hindi naman ikaw yung tama, huwag ka rin magsalita. Amen? Ganyan ang attitude ng mga tao mayabang. At kaya sabi dito, dyan ang gagaling yung inggitan. Ba't ka nainggit sa kanya? Kasi pinakita niya sa akin yung ano man niya, pinakita sa'yo. Mas maputi ako sa'yo, mas maganda yung cellphone ko sa'yo. Away na yan. Nagka-inggitan na. And pwede mo namang hindi pakita, di ba? So, ganun kasi tayo minsan, insecure tayo, kaya gusto natin, papansinin tayo. Pag hindi tayo pinapansin, papakita mo yung ano yung dapat mapansin sa'yo sa palagay mo. Railing, ganun din yan. Kaya yung mga iba, mahilig makipag debate, ganyan yan. Ako, pag dinibate mo ako, bibigyan lang kita ng ilang panahon. Titingnan ko anong klaseng tao ka. Pag ikaw yung tao, sarado utak mo, hindi kita, hindi ako magsasayang oras sa'yo. Diba? What's the point? Pero kung ikaw yung tipo nagtatanong ka talaga, legitimate yung question mo, gusto mo lang matuto, usap tayo. Ganon din dapat kayo, men. Evil surmising sa'yo, laging mali yung puro masama lagi iniisip sa ibang tao. So that's bad. So hindi ko na tutuloy ito, basta mga masamang ano lang yan, corrupt minds, destitute of the truth. Hindi natin dapat gayahin. Amen? So, huwag ka naman ipaglaban doon. Pag nakita mo ito, sarado utak, yapakayabang, bata pa, wala namang alam, iwanan mo na. Napansin niyo ako, di ba? Sinong pinakiusapan ko dito para magpunta sa church? Pa-follow up lang kita. Di ba? Kasi mahal ko kayo. Amen? Alam ko, kailangan yung salita ng Diyos. Alam ko yun. Pero hindi, never kita papakiusapan. Minsan, oo. Pero hindi yung to the point na malino yung magiging pangunawa mo kasi kala mo, kailangan kami ni Pastor. So, ganun po yan. Kaya sabi dito sa 7, for we brought nothing into this world. So, actually, dito na papasok yung magiging content. Ibig sabihin, hindi ka mahilig sa pera. Ibig sabihin, hindi ka gahaman. Sino ditong gahaman sa pera? Minsan, sa pagkain, sinong gaman dyan? Marami ng pagkain, mag-aagawan pa kayo. Gusto mo kayo mauna. Mauna ka na sa sakin, ganun din yan eh. Minsan, gusto mo mauna ng 5 seconds sa kanya, kaya una mo siya, boom! Sabay, kayo ba sa inyo? Ano pa? So, makontento ka kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos sa ngayon. Amen? Eh, ang gandang example lagi si Pastor. Ganun lang 'yan. Alam niyo ba pinagpala ng Diyos 'yun? Sinasabi niya kanina.
Minsan di ka, isa sa inspiration ko, minsan di ka maniniwala eh. Alam nyo gaano kahirap sila, nabanggit ko na sa inyo dati, di ba? Pag bumabagyo, yung bahay nila tumatumbling. Kasi talagang ginawa lang nila, ginawa. Alam mo yun? Gawa-gawa lang. Tapos nakitirik lang sila yung pati lupa, hindi sa kanila. Pwede pa kami dito, pinapakiusapan. Eh, bumagyo. Umiiyak daw yung nanay niya kasi yung bahay natin. Pero ngayon, bahay nila, parang mall. Nagsipag sila eh. Nagtapat sila, pero simpleng tao lang, di ba? Nakita nyo kanina. Wala kang kahanga-hanga pag nakita mo eh. Nakapag-US na yun, nakapunta sa US, pero hindi ganun kagaling mag-English. Pero pinagpala ng Diyos. Ganun yun. Pag natuwa ang Diyos sa'yo, hindi mo kailangan maging napagaling. Ang blessing, maraming channel yan. Amen? Sinong gusto pagpalain ng Diyos? Taas ang amay. Lahat tayo. Kahit sabi mo, ako, kontento na ako sa... Hindi mo alam ang blessing ng Diyos. Sobrang ganda niya. Hindi mo sabi, ayoko niya. Hindi mo pwede tanggihan. Kung naiintindihan mo lang sinasabi ko. Amen? Pero ngayon sabi dito, ano yung dapat nating paglaban din? Ganong contentment. Mahirap yan. Minsan. Sa trabaho, pag nagtatrabaho na kayo, bakit madalas may away sa office? Kasi ganyanan yan eh. Git-gitan yan eh. Pagalingan. Pagalingan. Kasi feeling nila, pag nahuli sila ng konti, hindi na sila yung mo-promote or something. So, labanan din natin yan. Yung iba, kaya hindi makapag-form na maayos, walang contentment. May pag-away pa. Ang bilis ng time, no? Si Pastor Lito, yun nga, dati hindi sila mayaman. Pero natira sila sa maganda subdivision, hindi naman ganun kaganda, pero dahil mayaman eh. Tatawa ako kasi yung kwento niya ganito. Nung nasa mga squatter daw sila, ang gugulo daw ng mga tao. Diba? Ang gugulo ng mga to, mag-aaway dito. Eh, nakatira na sa subdivision ngayon. Di ba ganda na, di ba? Eh, nadaan lang siya doon sa ano, bakit may nagbubunutan ng baril dito? Nasa subdivision yun. Ang ano lang, parang parking. Minsan, nadami nag-aaway sa parking. Alam niyo ba yun? So, kasi hindi kontento. Meron ng magandang buhay, hindi pa rin kontento. So, kailan makukontento ang tao? Hindi makukontento ang tao. Kung hindi siya kontento sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya natutuwan ng salita ng Diyos. Hindi makukontento ka. Never. Kasi laging meron pang gusto mo. Pag nababalita mo yung mga bilyonaryo, naku! Ganun karami pera niya. Gusto ko din nun. Kahit di mo na kailangan. Kaya sinasabi yan, so labanan natin yan. Isa-isa mga labanan na bata pa kayo. Matuto kayong makontento kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Okay? Isang asawa lang, okay na yun. Kaibigan, di mo kailangan napakaraming kaibigan. Problema mo pa ngayon pag napakaraming kaibigan, problema mo yan. Kailangan, please mo lahat yan. So, makontento ka, labanan niya. Next is, ito, puro may kinalaman to sa, ano na eh, pera. So, ito yung pinakasikat na verse dyan, sabi dyan, makibasa nga po, ready, go. Okay, mga Kristiyano na po yan. Pero sabi dyan, pag ikaw minahal mo yung pera, ano, pwede mong ipasok dyan ibang ano ha, ano ang pinag-aaway ng mga bata? Laruan, attention, pogs, text, jolens, ha? Sipa, laro, basically, laro. Kung masyado mong minahal yan, ano mangyari? Sabi dito, yung mga minahal daw nila yung pera, sobrang pera, pera, pera. Mga Kristiyano na yan, napahamak sila bandang huli. Yan yung sabi dyan. Kasi sabi, pierce themselves through with many sorrows, parang tinusok mo yung sarili mo. Sinong ang hobby dito, tinutusok yung sarili niya? Sino may hikaw dito, mga lalaki?
O, di ba? Ako dati, tinuso ko na yung sarili ko. Sabi ko, isip-isip ko lang, mga pala akong addict. Isisi na ako ngayon. Di ba? Yung mga babae naman, meron na kang hikaw, kulang pa yon. Dapat dito, dito, dito. Pangit mo na, mukha kang addict. Pero sabi dito, spiritually ah, parang nung tinusok-tusok yung sarili mo ng problema pag minahal mo yung pera. Kaya labanan po yan sa panahon natin ngayon, contentment. Amen? Ito yung magandang laban natin, sabi dito, but thou man of God, flee these things, follow after righteousness. Pag sinabi follow after righteousness, kung ano yung tama, ano yung matuwid, doon ka sumunod. Amen? Sa ngayon, nasa kung saan-saan mang platform yan, anong laban na nila? Paramihan ng followers, di ba? Para dumadami followers nyo, gagawa ka ng kalokohan doon kung anong gusto nila makita, yun ang papakita mo, di ba? Dadami follower mo, pero ano yung sabihin nun? Pare-pareho kayong, depende kung anong, bakit sila nag-follow sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, minsan, follow nyo rin naman tayo, amen? In church, so salamat sa mga nagla-like, subscribe, comments, sa church, amen? Hindi sa kung saan-saan, nakikita ko po yan, ha? Yung mga friends ko dito. Godliness. Yung may mga kinalaman sa Diyos, dun tayo. Hindi yung kalaban ng Diyos. Sinabi ko na nga dito, huwag nating gawin yan, huwag nating sundan yan. Sunod ka pa rin dun. Ano yun? Faith. Manampalataya. Mag-isapan natin kanina yan. Love. Yung totoong love, ha? Hindi yung makasariling love. Patience. Kanina, mambira, halos dalawang oras si pastor eh. Kaya yung iba, ganyan-ganyan eh. Eh, pagbigyan na natin eh. Yung mga matandang pastor daw, ganun, di na alam kung kailan titigil. Yung mga batang pastor, di alam kung anong magisimula. Ano kayo preach ko? Mga bago daw, ganun. Pag matanda na yan, di na alam kung pwede lang magtuloy-tuloy eh. Ang daming gustong sabihin. So, kailangan may patience tayo, amen? Meekness. Sana may mga ganyang contest, ano? Sino ang pinaka humble? Wala magpapakontest nun, di ba? Pero yung talagang pinaka maganda. Hanggat maaari, hindi ka makita kung saan, magyabang ka dyan. Lahat ngayon, pinapayabang na, eh. Ultimo, palakasan ng ano, magaling ang mag-ano. Pinagyayabang na. Hila po yung message natin ngayong hapon. Fight the good fight of faith. Alamin mo yung dapat mong ilaban. And then makipaglaban ka. Huwag kang ayoko makipag-away. Hindi ako nagpaglaban eh. Pastor, nakikipagbangayan na naman sa ano. Labanan yun eh. Pag hinayaan natin yung mga false teachers na sila lang. And then dahil maluloko. So, kailangan ilaban mo rin yun. Di naman lahat ng lalaban mo eh. Yung doktrina, talaga labanan yan. Hindi pa galing yan, patotohanan niya, palapitan sa salita ng Diyos. Tamang interpretation, tamang application sa church. Amen? Sino gusto naman ipaglaban ngayon? Sinong kalaban nyo? Yun ang tanong. Sinong kakampi nyo? Sinong kalaban nyo? Sana hindi nyo kalaban ng Diyos. Talo kayo. Pero pagkalaban natin, kalaban ng Diyos. Manalo tayo. Amen? Amen? Yan palang, talo na tayo eh. Walang patience. Hindi. Nade-develop po yan. Basta lumapit lagi kayo sa Diyos, araw-araw, piliin nyo yung kalooban ng Diyos, magbasa, magpray. Pag time ng service, paglaban nyo. Yeah, maganda to, barkada kayo eh. Pag isa sa inyo, tinamad, hatakan na yan. Kaya dapat, mas marami sa inyo medyo spiritual. Okay? Kaya ano, natuwa ko kay Sara eh. Ito yung maghahatak ata sa inyo eh. Tsaka si Cassandra. Kaya so, mga ano pa kayo, kailangan nyo ng alalay.
Kaibigan nyo na ba sina Jana, sina Jamie? Kilala nyo yun? Ito, si Asia, active din to eh. Yan ang dapat yung kaibigan. Men? Tayo, pwede rin tayong friends. Yan, si mamayan nyo. Halo yung mga girls. Diba? Ang ganda na sinabi ni Pastor ganyan sa kanya kanina eh. Sige, let's pray. Lord, maraming pasalamat sa inyong mga salita, Panginoon, na balance po ang inyong salita. Minsan, may time po na kami po dapat maging meek, di makipag-away. May time din, Panginoon, na kailangan lumaban kami. Dahil kailangan, walang ibang paraan, Panginoon, kundi makipaglaban. At ito'y binigay niyo sa amin, especially mga lalaki, Panginoon. But ganun, lahat po kami, lahat ng inyong mga anak, paglaban namin ang inyong pananampalataya, inyong paano kayo maupuri, Panginoon. Hindi kayo mapayag na kayo'y mapahiya. Hindi kayo papayag na ma-disgrace kayo, Panginoon, yung pangalan ng inyong church. So I pray na kayo po ay tutulungan niyo po bawat isa dito, Lord. Maraming salamat sa mga nakabalik. Panginoon, kami po'y magpatnubay niyo, Panginoon. Tutulungan sa kung ano pinagdadaanan, kahit mga bata pa ito, Panginoon. Nagdadaanan din po sila, Panginoon. We pray na kausapin nyo na sila sa mga time na kailangan nila palang tulong, Panginoon. Magtiwala sila sa inyo. Basahin yung salita nyo, Panginoon. Magpray, hanapin ang inyong kalooban sa kanilang buhay. Mayroon malulati, Panginoon. Maraming salamat sa aming 30th anniversary. Kayo pong malulati sa aming pagpapatuloy, Panginoon, sa lugar na ito. In Jesus' name we pray.